Hello. Kenyo. Santal mo ngayon. Ito na ang mga in-order kong glass. Ang kapal nito ay 1/4 size at kinabutas ko na din. Ang size ng butas ay 5/16 yan, tempered glass. Bago ko i-install ang mga salamin na yan, lilinisin ko muna ang stainless. Hindi kasi maganda ang pagkakabapping. Yan, oh, kulang pa siya sa bapping. Kaya medyo madumi pa siyang tingnan. Pero kapag nabapping ko na yan, kikintab na yan. So, may mga itim-itim pa kasi banda dito, kaya kailangan mo nang ibapping yan. Ito pa, oh. Yan. Ito ang mga materials na gagamitin ko sa pagpapakintab ng stainless. Flap disc, number 80. Yan, oh. Yan ang una kong gagamitin. Pangalawa kong gagamitin ay flap disc ulit na number 220. Yan. Pagkatapos ng 220, gagamitan ko siya ng 400. Siyempre, para mas makintab at makinis na makinis. Pagkatapos kong gamitan ng flat disc, gagamitan ko siya ng Scotch-Brite. Ang susunod ko namang gagamitin ay pambapping disc. Ito. Habang binabapping ko siya, lalagyan ko siya ng sabon. Ang tawag dito ay bapping soap, para mas lalong kumintab ang stainless. At ito ang gagamitin ko, grinder. Yan. Ang ganda ng grinder na to, DeWalt. Heavy duty. DeWalt, baka naman. At magsusuot tayo ng gloves para safety. Ito na ang aking hagdan. Ipapakita ko muna sa inyo bago ko i-install ang mga glass. Yan, no? Akyat tayo sa taas para mas lalo natin makita. So, napakadumi pa. Hindi pa siya ganong makintab. Pero kapag nabapping na yan, sobrang kintab na yan. Kulang talaga siya sa bapping. Tignan niyo dito. Ang ganda nito kapag nailagay ko na yung mga glass railings. Let's go! Sisimulan ko ng pakintabin ang aking stainless ng hagdan. Number 80 muna ang gagamitin ko. Para dito, ngayon, wala pa siyang kakintab-kintab. Pakikintabin ko yan gamit ang number 80. Tapos, pupudpurin ko na itong mga pinag-weldingan dito sa singit. Ayan, oh. Medyo may kahirapan ng konti ito. Itong mga na may uka na ganito, hindi ko na yan maliliha. Baka mabutas na itong stainless. Hindi kasi maganda ang pagkaka-welding. Tingnan niya, oh. Butas-butas doon, no?
Hindi pa masyadong marunong yung nag-welding dito. Yan o, tignan nyo. Puro may mga itim. Yan o, tignan nyo. No, bukol-bukol ang pagkaka-welding. Hindi maganda ang pagkaka-welding. Ito pa o, tignan nyo. Ano, no? Ang dami o. Halos ganyan lahat, bukol-bukol. Dito pa o. Ayan pa o. Nag-grinder ko na rin to. Ganun din o. Ito pa o. Bukol-bukol. Siguro mapapakinis ko na lang yan pero hindi ko na mababago yung pagkaka-welding niya. Ganyan talaga ang itsura niya. Ano pa tayo dito? Ang dami. Halos ganyan lahat. Hindi pa siya marunong. Ayan o. Ito, may butas na dito. Yung mga ibang gumagawa ng stainless, talagang diretso talaga yan. Parang hinagod lang sa daliri. Yung ganyan o. Ang ganda. Pero ayan o. Bukol-bukol. So, nandyan na yan. Ang gagawin ko na lang, lilinisin ko na lang, aayusin. Screw muna ang gagamitin ko para sa glass holder. Stainless 304. Ang size nito ay 3/8 by 1 inches. 3/8 yung bilog niya, tapos 1 inches ang haba. Hindi pa kasi ako nakakabili ng glass holder para dito sa aking hagdan. Kaya yan ang muna ang gagamitin ko. 32 pieces yan. Yan o. Nagpatulong na ako sa paglalagay ng salamin. Hindi kasi pwedeng mag-isa, baka mabasag pa. Siya lang naman ang taga-screw at ako ang taga-hawak sa salamin. Iya, yeah, kalau nampaknya. Bidu mulai.
Ito na ang itsura ng hagdan ko ngayon na may salamin. Ayan, no? Ayos na, ayos na. Ganda, oh. Tingnan natin dito sa may taas. Ayan. Ito na ngayon ang stainless. Magintab na. Okay, tayo sa taas. Ito. Ayos! Ganda. Ayan, no? Ang nagastos ko sa pagpapagawa ng salamin ay 9,413 pesos. Ako na lang ang gumawa ng pattern para sa salamin at ako na rin ang nag-install ng salamin. Kaya ganun lang ang presyo niya na 9,413 pesos. Bali, ang ginawa ko, gumawa lang ako ng glass pattern at hinatid ko lang yung mga glass pattern dun sa supplier ng salamin. Tapos sila na din ang nagbutas at sila na rin ang nag-cut. Ang binayad ko ay 9,413 pesos. Pwedeng-pwede na. Kasi kung ipapakontrata ko to ay aabot sa 18,000 pesos. So, nakatipid ako ng kalahati. Kaya pwedeng-pwede na yon. Ayan, oh. Madali lang naman mag-install ng salamin. Ilalagay lang yung mga screw. Tapos, kumuha ka lang ng tagahawak. Pwede na. Mabilis lang maglagay. Ang presyo ng 6mm or 1 port na salamin ay 65 pesos per square foot. Sa 8mm naman ay 100 pesos. At sa 10mm ay 140 pesos tempered glass na yon. Ang ganda na ng hagdan ko. Salamat po sa inyong panonood. Bye-bye!